Hello, kamusta na kayo dyan? Kilala niyo ba ako? Ako si Tita Sara mo. Salamat sa pagbati ha. Tsaka, Roderick, kamusta ka na? Mayaman ka na ba? Hindi na tayo nagkita, matagal na. Siguro may malaki na anak mo, ano? Jocelyn, kamusta ka na? Kilala pa naman kita. Kilala mo pa rin ako. Ano? Salamat naman. Magkakilala pa tayo. Sana pag-uwi mo, magkita tayo. Pilitin mo magkita tayo. Kung hindi kita mapuntahan, ikaw ang pumunta sa akin, ha? Kasi ako minsan nakikiawa lang kay Ali. Hello, everybody dyan. Eh, ano ba sabihin ko? Hindi ko naiintindihan. Hindi ko naiintindihan na sinasabi mo. Ano ba yun? Oh, Jocelyn. Kailan ka ba uuwi rito? Sa Pilipinas, ha? Kailan ka magbabakasyon? Sana pag nagbakasyon ka, makuha mo magkita tayo kahit sandaling oras lang. Para naman masaya ako. At saka, gusto ang bring mo sa akin yung ano, pang makeup ba? Yung bang paganda. Yung imported na lipstick, yung hindi na nabubura kahit kumain ka na kumain. Yung panlagay sa tinga, isang mata na, kahit umiyak ka, hindi nawawala. Siyempre, iyak ako pagka nakita kita eh. Tapos yung lipstick na, nakatingit na yung kulay pula. Hindi na nawawala. Para kahit ano mangyari, maganda ako, ano. Tumawid mo yung dalawa kong paa. Pag binubiyo ako ng tao ba, maganda pala si Sara. Kahit namatay na ano. Hindi na mahaba ang buhay ko kasi bad grass never die early, sabi nga nila. Ang masamanda mo daw, matagal mo matay, sabi ni Alex. Kay Alex ko nakuha yun eh. Kaya nga ngayon eh, sabi ko nga, nagpapasalamat ako na malakas pa ako pa sa awa ng Diyos. Kaya iintayin ko yung pagdating mo sa, kailan ko natin yung January. Ipag-pray ko na lang na sana, gumanda ang buhay mo dyan para maambunan mo yung walang-wala. Magpe-pray ako na sana Diyos, tulungan mo lahat ng mga kamag-anak kong nasa malayong lugar na para tupod ang dumating na kanilang blessing, ano. Okay ba yun? Pasensya ka na sa salita ko, ha? Kulang sa practice. Ilang taon yata itong naisaran na. Ngayon, talagyan ko na ng langis para medyo makapagsalita ako. Para alang-alang sa inyong lahat. Roderick, ano ba? Lloyda, kamusta ka na? Miss na miss kita, Diyos ko. Kung makikita ko kayo, siguro maligaya ako. Naalala mo pa nung ano, ginagupit ni Alex yung litrato ni Nino sa dyaryo na sinasabi mo, tinatago niya, yun ang mga nire-recall kapag ako nag-iisip na nag-iisa ako na nalulungkot ako. Inaalala ko lang yung magandang kwentuhan natin. Kaya nung nakita ko sa party ikaw, tuwan-tuwa ako eh. Kaya lang, parang kasing laki na kita. Bukod sa may pera ka na, Lloyda, lumaki ka pa rin katulad ko yata. Aba, huwag mo akong gagayahin. Maganda yung sexy. Kamusta na lang dun? Hindi ko man nakita si Tony. Kamusta na lang kay Tony? Kay bossing ni Tony ha? Paki Lloyda. Ikaw, hindi kita makakalimutan eh kasi best friend ka ni Alex yun, di ba? Ikaw ang lagi kinukwento ni Alex sa akin pagka noon. Naalala pa nung tayo yung mga bago pa lang nagsisimula ng pagkasawa. Pag dinadala mo ako, nagkukwentoan tayo, nako, kinukwento mo yung buhay ni Alex nung kabinataan niya.
medyo nagsiselos pa nga ako yan, oh. Eh, pero medyo noon pa yon. That was before, but now no more. Ay, Jocelyn. Kalimutan mo na lahat ang pasalubong sa kanila, ha? Yung sa akin lang, huwag na huwag mong kakalimutan. Alam ko naman, hindi mahal yun, murang-mura lang yun dan. Para candy lang yun sa Amerika, eh. May isa, ano ka ba? Nasaan ba siya? Diba? Parang candy lang yun sa Amerika, yung pang-makeup, yung pang-lipstick. Ikaw na bumili ng bagay ng kulay ko, kasi halos magkakulay naman tayo, eh, diba? Naalala mo pa yung huling-huling reunion natin, yung Padua, at saka ikaw yung sa bahay nila, si Peter, oh, naalala ko pa yun. Yung nagpalaro kayo doon, oh, naalala ko pa yun. Ang kasama ko noon si Ali, yung anak ko, na napakabait o ano. Kala mo nakalimutan ko na hindi, ha? Kaya, huwag na huwag mo kakalimutan yung pasalubong mo sa akin. Dahil, magagalit ako sa'yo pagka nangyari yun. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Ang kailangan ko yung pasalubong mo na make-up. Para medyo maging presentable naman ako sa inyo. Hindi yung mga anakong kawawa kasi naka-wheelchair. Mukha pang kawawa yung mukha ko, ano. Ay, yung pera okay lang yun kasi marami rin naman pera si Ali. Si Ali binibigyan akong pera, eh. Ang gagamit ko nga pang makeup, eh, yung pang makeup niya, eh. Kanina meron nga ako dito ng makeup, eh. Kaya lang nakita niya, ate, parang mama, parang nabuntal lang sa makeup. Aba, dito kayo nung anak kasi ako lang naglagay niya, eh. Ang habang dami ko na yatang naikwento, ah. Gagamit na yung aking apong isa, oh. Eh, gusto ko lang maging masaya, eh. Alam mo sa tanang buhay ko, ngayon lang ako malakak na ganyan. Ngayon lang ako tumawag ganito. At ngayon din ako naging pakiramdam ko ganito para akong bagong buhay. Paggagabi nga, pag nasutulog ako, pag gising ako, sasabi ko, saan ba ako nakatira ngayon? Saan ba ako galing? Minsan nga, eh, naitatanong pa sa aking manugang, eh. Iniintay kita, akala ko gabi pa yung pala umaga na. Nakatulog na pala ako ng matagal. Ay, salamat sa Diyos. Hindi naman ako nagtatambo, ano. Jocelyn na yun, kahit na ganito ang buhay ko. Nabigyan naman ako ng dalawang mabait na anak.